everyone, welcome to my channel. At kung bago ka lang sa channel na ito, please consider to subscribe, hit the like, and click the notification bell para sa mga susunod nating videos. So today, magluluto tayo ng Pares Mami Kanto at sasagutin natin sa video ito ang mga tanong ng ating mga viewers. Ano ang number ng kaldero ang gamit nyo? So dito sa Pares Mami, ang gamit na kaldero namin ay may sukat na 15.75 inch ang lalim at 19 inch ang diameter o ang lapad niya. Kaya B1 or siyang may pinakamalaking kaldero na gamit namin. No? Ayan, so isasalang lang natin ang kaldero at lagyan ng tubig na isang container or 20 liters, no? Over high heats or sa pinakamalakas na apoy para mas mabilis ang pagkulo ng tubig. Okay, so wag na natin antayin kumulo pa itong tubig. Ilagay na kagad natin itong mga ilalaga natin mga karne katulad nitong taba ng baka, bulaklak ng baka, ribs ng baka at ang laman na gamit natin dito sa pares. Pwede kayong maglagay ng balat, mata at utak ng baka at kung ano pa ang naisip nyong isama dyan. Ano. At ito po ang gamit naming karne dito sa pares. No? At ito po ay karne ng kalabaw, yung part ng leg niya at tinatawag nilang larga. So medyo matigas ang part na ito compare sa ibang part ng baka or ng kalabaw. No? Ang karne ng kalabaw ay mas mura compare sa karne ng baka pero wag na wag niyong ismalin ito dahil mas mataas ang health benefits nito kesa sa karne ng baka. Dahil nga less ang fats, less cholesterol at ang mataas na protina niya, no? Kaya healthy food siya, safe to eat kahit sa mga taong may mga heart problem at meron pa tayong mga kasabihan na kapag kumain ka daw ng karne ng kalabaw nawawala ang pananakit ng mga joints mo, no? Dahil sa health benefits na taglay nito, ganun din sa gatas, mas mataas ang nutrient na makukuha sa gatas ng kalabaw compare sa gatas ng baka. At kung ang tanong mo naman ay kung anong karne ang magandang gamitin sa pangparis, asa na dito ang kamto, yan po ay belly part ng baka. At syempre, kailangan mo rin subukan ng ibang karne katulad ng beef trimming, beef chunk, pork quarter, and head meat para malaman mo rin ang karakteristik ng bawat karne at kung saan ka aayon. Next, balik na tayo dito sa ating lalagain. So maglalagay lang tayo ng 3 cups ng asin para magkaroon na kaagad ng lasa at kalahating cups ng bedsheet. Pwedeng-pwede nyo pa rin yung i-adjust. Next, since gumagamit tayo ng celery, pati ang ugat neto ay hinugasan na rin natin at inilagay dito, no, kasabay ng paglalaga ng karne para makadagdag ng flavor. Pero optional lang ito. Next, pwede na tayo maglagay ng dark soy sauce, no. So 1 cup lang ang gagamitin natin compare sa local toyo, mas matipid po itong gamitin. So ayan, para mas gumanda ang kulay ng ating pares. Next, takpan lang natin at hayaang kumulo. So habang nagpapakulo tayo, maghihiwa tayo ng mga gulay na isasama natin dito sa ating pares. At ito po ay celery. Ayan. So hihiwain lang natin ng maliliit. Ganun din ang luya. Maliliit din ang hiwa. At ganun din ang sibuyas para mas mabilis silang matunaw. Ang 3 ingredients na ito ay kailangan nating hatiin at itabi ang kalahati dahil kailangan natin ito mamaya kapag nagdagdag na tayo ng sabaw. No? Next, maghihiwa tayo ng maraming leeks or dahon ng sibuyas dahil isa ito sa mga favorite nilang i-garnish kapag nag-serve na tayo ng mamay para sa ating mga customer. Kasama nito ang fried garlic granule at ang chili oil or yung ginawa nating chili. Okay, next, after 30 minutes or kapag kumulo na itong ating nilalaga ng mga laman ng ating pares, ayan, so tanggalin lang natin itong nilagay naming ugat ng celery. Baka ito pang mag-cause ng pagkapanis, no? So, kailangan natin linisin ng konti itong sabaw. Ayan. At buhusin na natin ng isang container na tubig or 20 liter na tubig, no? Para mag-cool down ang init. Ayan, so next, hahanguin lang natin itong mga nilaga natin, ano, dahil hihiwain natin ito ng maliliit. Ito po ang taba ng baka. Iyan yung tinatawag nilang tabang buhay dahil hindi siya nadudurog or natutunaw. Hindi katulad ng isa pang klase ng taba na kusa siyang natutunaw. No? Next, ito naman po ang bulaklak ng baka. So, depende sa preparation nyo, pwede pong steam lang or palambutin lang or iprito. Then, ito naman po ang karne ng kalabaw pagkatapos niyang pakuluan. No? So, kung napansin nyo, medyo matigas ang texture niya. Pero okay lang, mas maganda pong hiwain yan at maganda din po yan sa pangparis kasi hindi siya kaagad natutunaw or nadudurog kapag hindi kaagad nauubos. So pagkatapos natin hanguin lahat, linisin lang itong ating sabaw at pwede na nating lagyan ng gulay.
hanggang inaantay natin ang hinihiwa nating karne. No? At ito na po ang ribs ng baka pagkatapos ng unang kulo. So hiwa-hiwalayin lang natin ang bawat hiwa at ibalik sa kaldero para palambutin pa ng husto, no, bago iserve. Ayan, so kailangan hiwa-hiwalayin para mas mabilis siyang iserve. Ito naman po ang karne ng ating pampares. Kung mapansin nyo, maninipis lang po ang hiwa para mas mabilis lang din po siyang lumambot. So, nakadepende pa rin sa inyo yan kung paanang diskarte ng paghiwa nyo ng pampares. Usually po, ay cubes ang hiwa ng pares. So, ayan guys, 5 kilo lang po ang binibili nating laman para sa ating pampares. At ito po ay hinahati pa pagkatapos nito ng paghihiwa, no? Para may mailagay tayo mamaya kapag tayo ay nagdadagdag na ng sabaw. Bakit ba kailangan magdagdag ng sabaw? Kasi ang pares mami po ay unlimited sabaw kung tayo ay nagsiserve. So may possibility na mauubos ang sabaw kagad. Kaya nagdadagdag tayo ng sabaw at ipapakita ko sa inyo mamaya. Ayan, so uulitin ko lang na kalahati sa 5 kilo ang nilalagay natin dito sa una nating luto. Next, ito naman ang bulaklak ng baka. So, hihiwain lang natin or ipoportion lang natin sa laki ng base doon sa presyo niya. No? So, ibabalik lang natin para lumambot pa siya ng husto. No? At pwede din natin itong iprito hanggang sa maging crispy. No? Ayan, so para magkaroon siya ng ibang variation. So, ayun, napansin nyo may nilagay tayong taba ng baka. So, ito, 5 kilo din siya. No? Kailangan lang natin hatiin din para i-reserve ang kalahati mamaya sa pagdadagdag natin ng sabaw. Ayun, so I think nailagay na natin ang mga laman na kailangan natin dito sa pares. So ngayon tatakpan lang natin. At i-prepare natin itong pampalapot. So meron tayong 3 tabo ng tubig and then naglagay tayo ng cornstarch. At ang sukat po ay 1 3/4 na cornstarch. Yan, so i-mix lang natin ng mabuti and then ibuhos na natin dito sa pumukulong sabaw, no? Para mas maging malapot itong ating pares. Ayan, so i-mix lang natin habang binubuhos natin ang mixture ng cornstarch para hindi ito mamuo-buo, no? Ayan, tuloy-tuloy lang yung mix natin hanggang sa maluto yung mixture ng cornstarch. At pwede na natin itong iserve. Time check, 6:45 AM tayo nagsiserve. So, approximate time, 6:45 to 7 AM tayo natatapos magluto. Oops, hindi pa po nagtatapos ang ating video. So, stay tuned muna kayo at sasagutin natin ang mga katanungan ng ating viewer. So, mula ito sa nawawala kong anak yata. So, from Joland Encenas, ang tanong niya, ma'am, paano po kung matutuyuan na ng sabaw? Alam naman po natin na karamihan na kumakain ng pares, mami, humihirit pa sila ng sabaw. Paano po kung maubusan? Kasi po, di ba, pag dinagdagan mo ulit ng sabaw, magiging matabang na yon lasa. Okay, ang gagawin natin, hayaan muna natin silang kumain hanggang mabawasan ng sabaw. Huwag na natin paabuti na kumalahati pa ng kaldero itong sabaw bago natin dagdaga ng sabaw, no? Ayan, pero parang ito ay kumalahati na talaga or bumaba pa sa kalahati at hindi din na talaga napigilan ang mga customer, no? Bago pa kumalahati ang sabaw sa kaldero, ilagay na natin ang itinabi nating kalahati ng laman at kalahating portion ng taba, no, dito sa ating kaldero. At dito sa timba, magprepare na tayo ng up to 20 liters na tubig or hanggang sa mapuno yung kaldero, no? So, lagyan lang natin ng 1 kilong cornstarch at toyo, konting toyo para magkaroon ng kulay. At ang kalahating portion ng gulay na itinabi natin. Dagdagan na rin natin ng 1 takal ng asin at konting bechin. At kung gumagamit kayo ng beef cubes or nor cubes, okay lang, no? Pampadagdag din yun ng lasa. Next, itong nagawa nating mixture ay bubuhos na natin dito sa kaldero, no? So, ayan, over high heat para mas mabilis ang pagkulo ulit ng ating sabaw. So ayan, imimix nyo lang hanggang sa maluto ulit yung cornstarch at pwedeng-pwede nyo na ulit iserve ito, no? At so nga nagtatanong ng kompletong sangkap ng ating pares, mami, so ilalagay ko na lang dito sa dulo ng ating video, no? So hanggang dito na lang, maraming salamat sa mga nanunood ng ating mga videos at lalong-lalo na sa mga nag-subscribe, no? At kung bago ka lang sa channel na ito, please consider to subscribe. Hit the like and click the notification bell para sa mga susunod nating lulutuin.
So, ayan. Thank you and God bless. Bye-bye!